guys, good morning, welcome back to my channel. Ngayon po ay magluluto tayo ng ating breakfast. Napakasarap na breakfast. So ito po yung ating ingredients: egg, bread, sliced bread, milk, salt, and sugar. So ganito po yun. This is very easy and quick recipe. So first is, you need to scramble the egg. Ito, yung plate na may bowl. We'll add some sugar, a pinch of sugar, like this, a little bit only, and salt, and a little bit of milk, and if you have vanilla or you have cinnamon powder, you can add also, but I don't have that one this time, so ito lang muna. Scrambled. We call it a yummy French toast. So we finish scrambled egg. Now, gumawa natin yung stove. Alright. So, pwede kayong gumamit guys ng oil or butter or i-mix nyo both oil and butter. Ako, minimix ko po ito para hindi siya mag-burn yung butter, kasi madali lang yung masunog yung butter kapag yun ginamit nyo. So, haluan nyo ng mantika po. Ayan. Lang sa mag-melt siya dito. Ayan. Yan po ang gamitin natin para lalo siyang malasa yung bread, yung French toast natin. Mas masarap po kasi pag hinahaluan natin ng butter. Ayan. Ready na siya. Now, iginan natin siya. Scrambled maigi. Then, ito ay sliced bread. Pwede kayong gumamit ng dark bread or brown bread, pero mas prefer ko yung white bread. Yung amo ko, gusto yung brown bread, pero ayoko po nang tawag nito brown bread. So, this is it. Ganyan po. I-soak nyo lang ng ilang minuto. Yan. Back to back siya. Tapos, yan. I-fry natin dito. Ito-toast natin siya sa pan na may butter. Yan. Masarap po ito guys. Try nyo po ito sa mga alaga nyo, sa mga anak nyo, sa mga amo nyo. Magugustuhan po ito. Malasa din po kasi ito eh. Yan. Dagdag ko pa ng isang bread. Hanggang sa maubos nyo yung scrambled egg na ginawa nyo. Yan. Pwede pa natin lagyan ng isa pang tinapay kasi meron pa siya. Pwede nyo din nyo po itong ipabaon sa mga anak nyo kapag pumapasok sa school. Kapag yung, lalo na yung mga elementary. Ito po masustansya. Yan. Yan. Kung sina natin yung scrambled egg. Yung isla. Kasi gusto ko kasi yung kapit na kapit, yung basang-basa yung bread kapag niluto mo para yung ilalim niya eh maka-absorb doon yung egg. Kasi masarap siya. Ayan. Yun po. Nag-brownish na yung likod niya. So, i-ano natin. Ayan. Kasi back-to-back po yung pag-toast niya. Ingat po kayo guys. Ayan. Here I am. Napaka-delicious po niyan guys. Napakasarap po. Kasi umabsorb doon sa tip. Agahan French toast bread. Kain po tayo guys. Ganda ng aking view. See you next time guys. Don't forget to subscribe.